Minsan may mga oras at panahon na dumarating sa ating buhay na kahit isang tao, wala tayong mahagilap na tutulong sa atin. Minsan naman, kung kailan hindi mo kailangan ang tao, dumaragsa sa sobrang daming tao na lumalapit. Minsan naman, may mga panahon na kailanganin mo yung tao. Wala talaga kahit isa na makikita mo, kundi lahat busy. At kung halimbawa naman, gusto mo silang kausapin, minsan naman, hindi ka nila papakinggan o babarabarahin ka. Okay lang yun, guys. Huwag kayo mag-iisip ng kung ano-ano. Kasi, sa totoo lang, sinusubukan lang tayo ng panahon. May pagsubok ng panahon, meron naman pagsubok ng Panginoon, meron naman mga pagsubok dahil kailangan natin mabuksan ang ating isipan. Kaya, never give up. Huwag po kayo bibigay, kundi manindigan kayo sa inyong sariling paniniwala. Kasi minsan, may mga bagay na kahit wala kang ginagawa, kahit wala kang sinasabi, may mga tao na gagawa talaga ng istorya. Hindi dahil ayaw sa'yo, hindi dahil naiinggit sa'yo, kundi ginagawa lang nila yon, kumbaga, kaligayahan nila na makikita nila na nag-iisa ka lang, nalulungkot ka. Yung iba, nag-i-smile sila, nakangisi sila, nakatawa sila sa harapan mo, pero sa kanilang kaloob-looban, sinasabi nila na buti nga, mabuti yan, naghihirap ka, mabuti yan, nalulungkot ka. Yun ang kanilang mga dasal. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga taong magaling mambola. Alam mo, minsan nakakapagtaka, di ba? Kung sino yung tinutulungan mo, yung paang tutuka sa'yo. Kaya bubuksan nyo ang puso nyo, bubuksan nyo yung tenga nyo, bubuksan nyo yung mata nyo, at talasan nyo pa yung pakikiramdam. Kasi minsan may mga taong akala mo talaga gustong-gusto ka. Kasi magaling makipag-usap, at saka minsan naman, nakikipag-usap tayo kasi kailangan natin ng may kausap o kaya nalulungkot tayo. At minsan naman, kahit na alam natin na ang isang tao ay hindi matino, pinagtsatsagaan natin para may kausap lang tayo. Kaya kailangan talaga bubuksan natin ang puso natin at titibayan pa natin ang ating paniniwala. Hindi lang sa sarili natin, kundi sa Panginoon. Huwag po tayo bibigay kung sinusubukan tayo ng tadhana, kundi mas lalo pa tayong maniwala sa Panginoon at sa sarili natin. Kasi wala na po tayong makakapitan kundi yung Diyos at ang ating sarili. Alam mo, minsan ang ibang tao bumibigay kasi nawawalan sila ng confidence sa sarili nila o kaya nawawala sila ng tiwala sa sarili. At minsan naman akala nila na pag bumigay sila ayos na yon, kontento na yon. Pero wala pong hanggang ang buhay Kahit halimbawa nawala na yung katawan natin, pero yung kaluluwa natin nandiyan pa rin, is still lingering around. Kasi ang kaluluwa hindi po namamatay. Nagpapalit lang ng katawan, nagpapalit lang ng mukha, pero ang kaluluwa iisa lang. Pabalik-balik lang yan . So this is why I am actually sharing to each and every one of you, to motivate you and to inspire you, na kahit batikusin ka pa, kahit yung tao sinusuka ka na at chinichismis ka at sinisiraan ka, mahalin mo pa rin kasi binigyan ka ng lakas ng loob na marunong ka magpatawad, marunong ka magpasensya, at marunong ka mangunawa. Minsan may mga taong talagang kailangan pagpasensyahan kasi wala silang nakikita na kabutihan dahil nakikita nila ang sarili nila ay walang saysay. So, syempre, hindi natin may iwasan na ganun ang kanilang pag-iisip, ganun ang kanilang point of views, kasi kulang sa kumbaga realidad. Kaya ang nakikita lang nila kung ano yung nasa harapan nila. Kaya minsan kailangan din natin unawaan ang kanilang mga sitwasyon. Kahit sino naman, di ba, pag hindi nila alam kung sino ka, kung ano ka, kung anong klaseng tao ka, talagang aapakan ka, tapos sisiraan ka.
kasi kapag hindi ka nila siniraan, hindi nila malalaman kung sino ka. Kaya sinusubukan. Tapos pag nasubukan na, na nakita nila mabait ka pala, doon lang sila magbabago at doon lang nila marirealize na, ay, ang taong to talagang kumakapit sa Panginoon. Kaya itigil natin yung paninira sa kanya. May mga ganung tema, pero may mga tema naman na hanggang malugmok ka, hanggang mamatay ka, talagang ididikdik sa'yo at talagang ichichismis ka ng kadumaldumal, at hindi lang kadumaldumal, talagang sisiraan ang inyong pagkatao dahil lang sa inggit. Yun ang nakawawa, yun ang kawawang tao, kasi talagang wala nang konsensya yon na talagang didikdikin yung pagkatao mo. Kahit wala kang ginagawa, kahit tahimik ka lang, kahit mabait ka, hindi nila makikita yon. Paano nila makikita na mabait ka, eh hindi sila mabait na tao? Kaya lagi magpapasensya, and this is why you have to trust God and you have to trust the process. And then maybe somehow you will never understand yung mga bagay-bagay na yon. But you have to remain silent, you have to keep moving forward. Kahit anong pagbabatikis sa'yo, kahit walang makikipagkaibigan sa'yo, kahit nag-iisa ka lang, ipagpatuloy mo, kasi ang nasa likod mo at nasa loob ng puso mo ay ang Panginoon. Di baling mag-isa, wag lang may kasamang magulo at pasaway sa buhay at maraming mga drama na mga personal. Kaya talagang tutok ka, kumbaga sa English, focus ka talaga doon sa pinaka-importanting mga bagay. Kasi pag hindi mo ifinocus ang sarili mo sa importanteng bagay, pati ikaw ay malulugmok at magiging kagaya ng mga taong naninira ng kapwa. So trusting God in trials is the best way you can do. Actually, kung hindi ka makaka-experience ng sobrang sakit na experience, hindi mo maunawaan ang ibang tao. If you never experience sadness, if you never experience loss, if you never experience losing everything, you would never understand anybody. Kasi yun ang mga bagay na nagpapakilabot o nagpapahiwatig o nagpapakita sa atin na maging mapagkumbaba tayong tao. If you never experience those things, you would never understand it, and you would never know how valuable life is. Kasi hindi mo makikita yun kung walang nangyayari sa buhay mo na talagang crisis. Saka mo lang maalala, ay, importante pala ang buhay. Ay, kawawa naman yung tao na sisiraan, walang ginagawa. Ay, kawawa naman yung tao na pinag-uusapan, eh, wala naman ginagawa yung tao sa kapwa. Diba? May mga bagay-bagay na ganyan. Kaya, kailangan matapang ka at kailangan marunong ka rin makipaglaban na ipagtanggol ang ibang tao. Kapag may alam ka na isang tao na inaapi tapos binabasura ang pagkatao, ipagtanggol mo. Huwag mong hayaan yung tao na naninira at pakikinggan mo. Sabihin mo sa tao, sabihin mo talaga, itigil mo yan. Kasi hindi ko kilala ang tao na yan at wala namang ginagawa ang taong yan sa akin. Kaya itigil mo ang mga paninira mo, kasi baka mamaya ako rin ay sisiraan mo. Kailangan, you have to open your mouth, you have to tell the truth, and you have to let them know there is boundary. Once that you actually explain to them that there is a boundary, then magagalit sila sa'yo. Tapos ikaw naman ang titirahin, ikaw naman ang sisiraan, kasi nasaktan na naman ang kanilang mga puso. Kasi ang mga taong mahilig manira, ang kanilang puso ay talagang super lambot. Kasi hindi nila kayang panindigan ang tama, kundi yung puro mali. Kaya mag-iingat po tayo, dahil hindi lahat ng tao ay nakakaintindi sa atin. And of course, this is actually just a short poetic wisdom that I am using. And then also, this is just actually an eye-opener. And of course, we're going to use the copyright disclaimer under Fair Use, Section 107 of the Copyrights Act 1976. Pangdagdag kaalaman lang po at pangdagdag palaisipan. Wala po tayong sinasagasaan, kundi nagsasabi lang tayo ng totoo. So anyway guys, if you do not know me, kung hindi nyo pa ako kilala, ako po ay isang lola na content creator, blogger, and YouTuber na nandito sa YouTube community para
magbigay dagdag kaalaman at dagdag palaisipan para hindi tayo mapunta sa ibang landas, kundi sama-sama tayo sa ginhawa at sa hirap, di ba? Hirap o ginhawa, sama-sama tayo para kahit papaano umunlad tayo bilang isang Pilipino, di po ba? So anyway, thank you very very much for listening, and of course thank you for watching. Don't forget guys, don't forget, if you haven't actually subscribed my YouTube channel yet here sa USA Live Stream, mag-subscribe na kayo, ibahagi nyo po ang aking video para makatulong kayo sa aking algorithm and analytic, and then of course mag-iwan kayo ng bakas and give a big thumbs up for community support. Pero yung sa tamang paraan, it's only about the episodes that I am talking about. Kailangan pag nag-iwan kayo ng bakas, yung tungkol sa video na to at ang ating pinag-uusapan, at hindi na tayo lalabas, kundi yung talaga kung ano yung pinag-usapan natin sa video na to, doon lang po tayo kukuha ng bakas, okay? So anyway, maraming maraming salamat po. God bless you. Happy weekend and enjoy your weekend. Kasi alam ko, sa ibang bansa, madaling araw. Dito po sa Amerika, hapon pa lang. So anyway, good morning, good afternoon, good evening, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. And of course, thank you and see you later, okay?